guys, good morning. So welcome to my YouTube channel. This is Otoboyson. So magbabahagi ako sa inyo ngayon guys tungkol dito sa complaint ng may-ari na bakit daw nagbabawas yung tawag doon. Nagbabawas ng tubig yung ano niya, sasakyan ng coolant. So chinik natin, wala naman tayong nakitang leak sa sasakyan. Wala tayong nakitang leak. So bakit daw nagbabawas ng tubig yung sasakyan niya? So isa sa mga dahilan guys is pagka yung makina ninyo ay naka-crossover type yung coolant system. So halimbawa ganito, yan, ito dito kasama sa intake itong crossover ano niya dito pipe. So ang tendency ay nagbabawas ng tubig, pupunta dito guys sa butas dito, yan, galing dito yung tubig, pupunta dito, tatawid, susunugin niya ng makina yung tubig, pati dito susunugin, gaya niya no. Magkatabi lang yung intake port, galing dito papasok dito, galing doon papasok doon. So yan yung nagiging dahilan kung bakit nagbabawas ng tubig. At saka napapansin daw niya guys is parang manginig yung makina. So nagpalit siya ng spark plug, ganyan, palit siya ng spark plug. Tapos pagkatapos spark plug, nagpalit siya. Tapos nagpalit pa siya ng ignition coil kasi pag-akala nila ignition coil. So dito kasi banda yung misfire. So una nag-request yung mekaniko na unang gumawa is spark plug. Sumunod, nag-request na ignition coil ang sira. Tapos sumunod sa ignition coil, injector. Yan yung pinalitan ng ano. So dahil yung injector ay pinalitan na, so halos lahat na nagpalit, spark plug nagpalit na dito banda at saka dito itong magkatapat na to, spark plug, ignition coil, tapos injector. So wala pa rin, may ano pa rin dito, misfire. So yung misfire pawala-wala lang, kaya siguro una pinalitan ng spark plug, umuki. Tapos sumunod nagpalit ng ignition coil, umuki siya kasi siguro yung ignition coil nag-short na yung gilid ng guma. Yun yung ano. So pagkatapos ignition coil, injector. So mga ilang araw bumalik na naman yung ano niya, problema. So nagduda na sila, baka harness. Ganyan. So tatlo ang napalitan, ignition coil, spark plug, injector. So nag-compression test sila, okay naman yung compression. So ang hindi alam ng mekaniko ay may leaking na pala yan. Yan, nag-leak na pala dyan. Galing dito yung tubig, tumawid dito, kaya manginig yung makina. Tumawid dito. Tapos galing dito yung tubig, tumawid dito, nanginig din yung makina. Dahil tumawid na yung tubig dyan sa mga intake port. So kung yung makina ninyo ay naka-crossover, ibig sabihin kasama doon sa intake, kasama doon sa intake ano, kagaya nito, kasama doon sa intake mid plate. So yan yung nagiging dahilan. So yan oh, yan, yan yung butas ng crossover pipe nya. Yan, makikita ninyo, yan, tumawid na yan dito sa may intake, magkatabi lang kasi. So yan yung ano. So yung ibang mga model guys, yung crossover pipe na to, itong plastic na to, nakahiwalay. Nakahiwalay yung crossover pipe na yan.
So, kaya nagtaka yung may-ari, bakit nagbabawas ng kulan yung sasakyan niya, at saka, bakit din daw manginig yung makina. Pag may misfire daw, parang pagka nasa arangkada na siya, highway, doon daw manginginig. Pagka naka-idle, hindi daw, kasi siguro yung tubig, hindi ganun ka karami yung ano, pumapasok. Paunti-unti lang. Ngayon, pagka nag-high pressure na, high temp na yung makina, siyempre, mataas na yung pressure or temperature ng makina, that's the time na malakas siguro yung pasok doon ng tubig. So, yung ibang crossover pipe kasi guys, hindi nakasama dito sa intake mid-plate niya, yung plastic. Dito nakalagay, dito sa gilid. Yan, tatawid, galing dito, tatawid dito, yung crossover pipe. So, yun, mga design na ganun, safety yun. Pero yung ganito, hindi mo mapapansin na tumawid na pala doon sa kabila. So, yan yung nagiging dahilan kung bakit nagbabawas minsan ng tubig yung sasakyan. Kahit na wala naman leak sa labas. So, walang leak siya sa radiator, walang leak din siya sa mga hoses, sa reservoir, wala rin siyang leak. Pero, ang leak niya pala dito, sa ilalim nung mid-plate ng intake. Ito, mid-plate. So, hindi mo makikita yan dahil plastic nga, tapos natatakpan pa ng intake. Yan, tatakpan pa. So, hindi mo talaga mapapansin. Isipin mo, nakapagpalit na sila ng spark plug, ignition coil, injector, sa ibang shop. So, yung pinagdudaan nila, baka may problema daw dito sa connector. Tapos, nag-compression test, pasado naman daw. So, ang pinagdudaan nila, connector na. Yung supply galing sa PCM. Pero, ang dahilan pala ay yung crossover pipe. Yan. Tumawid na dyan sa intake dito. Tumawid na yung tubig. Kaya manginig yung makina. Yan. Tumawid na dyan. Kaya mapalag yung makina. At saka nagbabawas ng tubig. So, pag nagbabawas yung ng tubig yung makina nyo guys, yung sasakyan, nawala ko yung mahanap na leak sa radiator, sa mga hoses, tapos sa reservoir. So, dito yun. Hanapin ninyo kung saan yung crossover pipe. Pag ganito ang design, sigurado yan. Tumawid na yung tubig dyan. Kaya nagbabawas. Kasi yung ibang crossover pipe dito, sa gilid, hindi kasama sa intake. Manifold doon sa mid-plate niya. So, isang dahilan yan kung bakit mapalag yung makina. Nagbabawas ng tubig. At the same time, minsan, nag-overheat pa, pero wala kayong makitang coolant leak sa system. So, yun guys. Yun lang may share ko sa inyo guys. Sana nakakuha kayo ng kunting kalaman dito sa binahagi kong tips kung paano i-check at saka anong dahilang nagbabawas ng tubig yung makina na wala namang leak. Tapos, mapalag yung makina. Tapos, pangatlo, nag-overheat yung makina pero wala namang leak. So, yun yung ano. Yun lang guys. Once again, this is Autoboyzone. So, kung nakatulong to guys sa inyo guys, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Autoboyzone. At saka, please follow my FB page, Ubicworks TV, at saka Autoboyzone. So, magandang umaga guys sa inyo lahat. Naway nakakuha kayo ng kunting kalaman dito sa ating binahaging short video. Yun lang guys. Good morning. Make.